Idineklara na ang state of calamity sa buong lalawigan ng Batangas dahil sa matinding pinsalang idinulot ng Bagyong Christine. Isa sa pinaka-napuruhan ang bayan ng Laurel kung saan 10 na ang naitalang patay. Live mula sa Laurel, Batangas, nagpapatrol si Dennis Gatu. Dennis, kamusta dyan? Ilarawan mo sa amin ang kalagayan ng bayan ng Laurel. Sen, unti-unti na napapasok itong bayan ng Laurel at ang ipapakita ko sa inyong video ngayon, ito ay drone video na kuha ng ABS-CBN News, ay ang makikita ang lawak ng pinsala na iniwan ng Bagyong Christine dito sa ilang bahagi pa lamang ito ng bayan ng Laurel. Bumagsak ang malaking tulay. Ito ay nag-uugnay sa poblasyon at barangay Bugaan East. Sa pagbagsak ng tulay na ito, sa ilog na lamang tumatawid ngayon ang mga residente. Yung gilid ng ilog natabag, yung lupa gumuho at yung mga palaisdaan sa paligid dito at yung mga bahay ay naglaho. Ganyan katindi ang pinsala ng Bagyong Christine dito sa Laurel, Batangas. Mahaba ang pila ng mga sasakyan papasok sa bayan ng Laurel mula sa boundary ng Talisay ngayong Sabado ng umaga. Isa si JM na mula pa sa Binyan City sa nagmamadaling makauwi sa Laurel. Labis na siyang nag-aalala sa kanyang mga magulang dahil isa sa lubhang nasalanta ang kanilang barangay sa poblasyon. Lubog pa po yung bahay namin at yung mga sasakyan po namin na wala na po, na andito po ng, ano, ng baha. Tapos yung kotse po namin, naundo po sa ilog, hindi na mong makuha. Wala pong katulong ang mama at papa ko. Nabuhayan ang lahat ng payagan ng dumaan ang mga sasakyan. Papalapit pa lamang sa sentro ng bayan, bumungad na ang matinding pinsala. Napakakapal ng putik at napakaraming kahoy ang humarang sa highway. Hanggang sa Poblasyon 3 pa lamang ang nararating dahil hindi pa tapos ang clearing operations. Kung hindi lubog sa putik, wasak naman ang mga bahay at establishmento. Nagkalat ang mga sasakyan na inanod. Ang dilubyo pong dumating na bagyo eh. Ang vulkan po, hindi po nakakaranas kami ng ganito. Ay ngayon po giba ang mga bahay. Ngayon na ako nakaranas ng takot. Sa vulkan, hindi kami natatakot. Pero dito, kita mo gaano kataas ang bahay namin. Wala na nangyari. Hindi mapasok ng tao ngayon. Isolated ang maraming barangay matapos bumagsak ang malaking tulay na nag-uugnay sa Barangay Poblasyon 3 at Barangay Bugaan East. Ito rin ang daan patungo sa bayan ng Agunsilyo. Napipilitan ang mga residenteng tumawid sa ilog para makahingi ng tulong sa bayan. 10 na naitalang nasawi sa bayan ng Laurel. Naghihinagpis si Jodeline dahil nasawi ang kanyang kapatid, asawa at 5 buwang gulang na anak. Matapos matabunan ng putik at mga troso ang bahay. Ang hirap po tanggapin sa nangyari po sa amin sobrang ginawa ko ng Bagyong Christine. Sobrang sakit. Laking pasalamat ko na nga lang po at marami po talagang tumutulong sa amin. Tulong-tulong namang hinahanap ni Geneva at mga kaanak ang nawawalang pinsan at 8 taong gulang na anak nito. Tinangay ng baha ang mag-ina sa Sitio Malanao sa Barangay Subic Ilaya sa Agunsilyo at pinaniniwala ang inanod sa Laurel. May nakasagip nga daw po sa mag-ina, pero nung nasagip po kasi, nakabitaw po yung bata naman po ay sasagipin po na kanyang nanay. Then nung sasagipin po yung nanay yung kanyang anak, yung nanay naman po yung nakabitaw sa rescuer. Kaya po ang ano po namin na naanod nga po ng baha. Halos lahat ang bayan sa paligid ng Taal Lake ang nakaranas ng matinding baha at landslide. Patuloy na umaapila ang mayor ng Laurel para sa kanagdagang tulong sa clearing operations. Ay talagang po kami po ay nananawagan sa ating po mga kababayan, sa ating po mga national na agency na kailangan din po namin na sa madaling panahon na mga heavy equipment dahil talagang yun po mga national road po namin, yun po mga daan namin papunta sa mga barabarangay ay halos barado na po. Higit 340 pamilya pa ang nasa evacuation centers. Idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Batangas. Sen, wala pa rin supply ng kuryente dito sa Laurel, Batangas at uulitin lang natin ang panawagan ng mga residente dito para sa pagkain, mainom na tubig at mga damit.
Tumutulong na rin ang ibang bayan dito sa Batangas, dito sa Laurel na nagdadala ng mga relief goods. At unti-unti may mga nakakapasok na rin tulong mula sa national government dito sa bayan ng Laurel, kung saan niya ay marami pa rin ang mga nasa evacuation centers. Sa pinakahuling report ng Batangas PMP ngayong hapon ay pumalo na sa 54 ang bilang ng mga nasawi sa buong probinsya dahil yan sa pagkalunod, landslide, nabagsakan ng puno at nakuryente. 21 pa ang nawawala at 17 ang sugatan, Zen. Dennis, yung isolated na barangay, alam ba natin kung ano ang dapat gawin o ano na ang ginagawa para maabot yung mga residente doon? At alam mo ba kung ilan yung populasyon ng mga apektadong kababayan natin? Mula dito sa aking kinatatayuan, dito sa Barangay Poblasyon 3 sa Laurel, Batangas, itong tulay na ito ang naging sanhi kung bakit isolated yung mga barangay patungo doon. Bugaan West, Bugaan East, Gulod, Buso-Buso. Maraming barangay dyan. Wala lang tayong figure kung gaano kadami yung mga apektadong mga residente dyan. Pero yung iba tumatawid dito sa ilog para makahingi ng tulong, naglalakad. Marami ding nasawi dyan, Zen, sa mga barangay na yan. Ito nga nasa sa bandang kaliwa ko, yan yung sementeryo, ilang bahagi nito ay gumuho din. So, Sen, talagang yung kahit ang LGU ng Laurel ay hindi pa masukat kung gaano karami talaga o gaano kalaki yung pinsala ng Bagyong Christine dito sa Laurel, Batangas, na ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ganito katindi ang naging pinsala ng bagyo, Zen. At maging yung mga nasawi, yung mga nasugatan, Dennis, pwede nating sabihin na sa ngayon hindi pa final yung datos na yan. Tama ka dyan kasi marami pa ang hinahanap. Hindi lang sa bayan ng Talisay, hindi lang sa Laurel, hindi lang sa Agoncillo, kundi mayroon din sa iba't ibang mga bayan at lungsod dito sa Batangas na matindi rin ang naging pinsala ng bagyo. Sabi nga ng mga taga rito, Bulkan Taal, pagsabog ng Bulkan Taal yung kanilang pinaghahandaan, pero hindi nila akalain na itong Bagyong Christine pala yung dapat nilang pinaghandaan ng matindi. Tayo siyempre ay nakikiramay sa mga kaanak ng mga nasawi mula sa bagyo. Maraming salamat, Dennis Datu. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.